Ayan. Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome again to our Ekklesia in the Home. Kagabi po ay umihingi po kami ng paumanhin dahil nagkaroon po tayo ng replay kagabi. Kasi po nagkaroon kami ng emergency. Talaga po magla-live kami. Kaya lang po nagkaroon ng emergency ang pamilya. Kaya we decided na mag-replay at during the play po ng replay, nagkaroon po tayo ng technical problem. Pero alam po namin na all things work together for good. Ngayon po, andirito po muli kami. Hindi po para kami ang sumikat, kundi mapahayag natin ang salita ng Diyos. Kaway-kaway naman po dyan sa ating mga viewers ngayong gabi. Na-miss po namin kayo. Na-miss nyo ba kami? Dad, ikaw? Salita ka naman. Wala po tayong kantahan, wala po tayong praise song dahil sa kasalukuyan po ang ating gitarista ay patuloy nating ipapanalangin sa Panginoon at maitawid niya ang pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Pero I do believe all things work together for good. Tunay nga na bibigyan ko kayo ng gusto kong balikan isang taon at kalahati na ang nagdaan. Kung bakit ba namin na pag-umpisahan itong Ekklesia in the Home? Kung babalikan po natin, nag-umpisa po ito sa aming family devotion na kung saan naisip namin, isama na yung mga iba na gustong mag-join sa amin. At dahil ito sa mga bagay na pinagdadaanan natin. Lahat tayo ay dumaan sa pagsubok. Since last year, buhat nung tayo nagkaroon ng pandemic, naisip namin na tayo ay magkaroon ng online family devotion. At yun nga po ay naging Ekklesia in the Home. Tinawag nating Ekklesia in the Home dahil church in the house. Okay? Yun po ang ibig sabihin nun. Yan. Dahil sa mga problema, sa mga losses na pinagdaanan po natin, nawalan tayo ng mga trabaho, nawalan tayo ng mga business, nawalan tayo ng mga gatherings, nawalan tayo ng mahal sa buhay. Nawalan tayo ng pagkakataon na mamasyal. Nawalan tayo ng kalayaan. Maraming losses ang nangyari sa atin at to the point na naka-experience po tayo ng suffering sa buhay natin. Kaya tama po yung ating tinatalakay, mga kapatid, na paksa tungkol sa suffering. Kasi kailangan po magkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa tungkol sa mga suffering. Kasi tayo po bilang tao ay lagi po tayong maraming katanungan sa ating mga buhay. Tama po yun. Pwede nating itanong na bakit nga ba tunay ba yung suffering? Katulad ng in-explain, pinag-aralan natin nung the other time na nag-live tayo. Monday. The reality of suffering. Totoo nga ba itong suffering? Meron nga bang suffering? Sino nga ba lang ang nagsasuffer sa atin? Yun lang ang bang mga pinarurusahan ng Diyos? Yung lamang bang mga may kasalanan, nakakagawa ng kasalanan? Or lahat po tayo na pwedeng ikaw, ako, tayo, pwede po tayong makaranas ng suffering kasi realidad po ang suffering. At habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ibabaw nito, we live in a fallen world. Kaya po, hindi po tayo exempted. No one is exempted na makaranas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok. Amen. Ang kahirapan nga lang po, minsan, pag magtuturo ka, papa-experience muna sa'yo. Para magkaroon ka na illustration na pa-experience muna sa'yo yung suffering. Alam naman po ng bawat isa na as of the moment, mayroon pong maglaking trials na pinagdadaanan yung pamilya po namin. Pero makakahadla nga pa itong suffering na to dun sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pagpapatuloy natin ang gawain natin. Bahalaga po sa bawat isa sa ating dad yung
the right perspective about suffering. Kasi diba? Kung tayo may tamang perspective sa ating mga pinagdadaanan na suffering, eh magkakaroon tayo ng tamang response. Amen, amen. Kasi pag ang tingin mo lang sa suffering, eh parusa sa'yo ng Diyos, iba ang response mo. Pero pag ang tingin mo sa suffering, eh ito ay bagay na inaalaw ng Panginoon sa buhay natin for us to learn. Dahil may purpose po siya sa bawat isa sa atin. Sige po. Handa na ba kayo? Yes. Ituloy natin yung pag-aaral natin. Nawa po ang bawat isa ma-excite dito sa pag-aaralan natin about suffering. Ano pa pag-aaralan natin ngayon? Pero bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Masyado po ako na-excite dahil na-miss po namin kayo. Kayo pong lahat ay tunay nga na nakikiisa kami sa bawat pinagdadaanan ninyo. Kung gano'n kayo nakiisa sa amin sa mga pinagdadaanan namin, alam niyo po ba na ramdam na ramdam namin na hindi kami iniiwanan ng Diyos. Ramdam na ramdam namin yung pagmamahal ng Panginoon sa amin. Sa pamamagitan niyo. Amen. Sa bawat text niyo, sa bawat chat niyo, sa bawat tawag niyo. Tawag niyo, sa bawat pagpapadala niyo ng mga prutas, tinapay, pagkain, vitamins, tea, lemon, lahat. Ito po ay kamay ng Diyos na kung saan, despite of the suffering, mararamdaman mo ang kamay ng Panginoon. Halina po kayo, tayo po'y manalangin at umpisa ng ating pag-aaral. Aming Ama sa Langit, kami po ngayong gabi ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, at hinihiling yung presensya mo sa bawat pabilya ngayong gabi. Tunay nga, sinabi mo sa salita mo, kung may dalawa o tatlo na natitipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kanilang kalagitnaan. Kaya ngayong gabi, Panginoon, we honor your presence in our midst. We glorify you, Lord God. We praise your name. We hallow your name, Lord. Alam po namin, Panginoon, na habang pinupuri ka namin, O Diyos, patuloy kang kumikilos sa buhay namin. May your kingdom come, may your will be done dito sa buhay namin, Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Tingnan mo po ang laman ng puso namin, Panginoon. Nagpapakumbaba kami ngayon, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang matanghal sa buhay namin. Ikaw ang maluwalhati sa buhay namin na lahat ng ginagawa namin ay hindi para sa sarili namin, O Diyos, kundi para sa iyong kaluwalhatian lamang. Ibaba mo kami, Panginoon, at ikaw ang mataas, O Diyos. Pinupuri ka namin ngayong gabi. Buksan mo ang aming puso at isipan at maramdaman namin, Panginoon, kung bakit mo binibigay, bakit mo inaalaw ang lahat ng suffering na pinagdadaanan namin. Alam namin, O Diyos, ikaw, O Diyos, ang magpapatatag sa amin. Ikaw, O Diyos, ang magbibigay sa amin ng daan, O Diyos, para malampasan namin ang lahat ng ito. And it is only by your grace, Lord God, why we can stand, Lord God, in your presence. We thank you, Father God, for this evening. Pagbalain mo kaming lahat, Panginoon. Umpisa pa lamang, O Diyos, maramdaman na namin yung pagpapala mo at pag-anoint mo sa bawat isa sa amin upang marinig namin ang iyong tinig, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa gabing ito, kinakailangan po talaga magkaroon tayo ng positibong pananaw doon sa negatibong nangyayari sa ating mga buhay, gaya ng suffering. Kailangan makita natin ano ba yung mga magagandang dahilan kung bakit pinapahintulutan ng Diyos yung mga pagsubok sa ating mga buhay. Kasi pag hindi po natin nakita yung the brighter side ng suffering, eh lalo kang madadown, lalo kang panghihinaan ng loob. Kaya nga sa gabing ito, ang ating pong topic ay the reasons of suffering. Bakit nga ba? Ano yung mabuting layunin at dahilan ng Diyos? Bakit niya inaalaw ang mga suffering sa ating mga buhay? Kasi nga po, nabanggit ni Sister Olive, iba't iba po ang uri ng suffering na maaari nating maranasan. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, various color. Okay?
various kind of trials and suffering. Iba-iba talaga yung suffering. Pero lahat yan ay merong layunin ang Diyos. At yun po yung pag-uusapan natin sa gabi na ito. So, una, mga kapatid, na dahilan o magandang dahilan ng Diyos kung bakit inaalaw niya yung suffering, sapagkat suffering reveal God's glory. Amen. Okay. Amen. Sa gitna po ng kahirapan, doon naman mahayag yung kaluwalhatian ng Diyos. Double amen to that. Okay. So, siguro balikan natin yung kwento sa Banal na Kasulatan. Meron pong dalawang kwento sa Banal na Kasulatan na gusto kong balikan natin sa gabi ito. Ito po yung matatagpuan sa Book of John, Chapter 9. Naalala niyo po, merong isang lalaki na ipinanganak na bulag. Okay? A man who was born blind. Naranasan niyo na po ba na magkaroon ng anak na may kapansanan? Di ba, mahirap po yun bilang isang magulang na yung anak mo ay may karamdaman at yung kanyang karamdaman o kapansanan ay panghabang buhay. Kasi nga, sabi dito, the man who was born blind. Okay? Now, sa kwentong ito, sa John chapter 9, nagtanong yung mga alagad. Ang tanong ng mga alagad, who did sin, this man or his parents that he was born blind? Bakit kaya ganun ang tanong ng mga alagad sa ating Panginoon? Ano yung kanilang assumption? Kaya ba ipinanganak na bulag itong mga magulang, itong batang ito dahil sa kasalanan nung bulag? Or kasalanan ba ng kanyang mga magulang kaya siya ipinanganak na bulag? May kasalanan bang nagawa yung mga magulang niya? Kaya parang dahil sa anak nagsasuffer, yun yung mga pananaw ngayon ng mga tao. Yeah. Kaya nagsasuffer yung anak kasi may kasalanan yung mga magulang. Yun po yung assumption ng mga alagad. Kung bakit po yun naitanong ng mga alagad sa ating Panginoon. Yun yung common understanding. Okay? Common assumption ng mga tao. Ngayon, dito po natin makikita na sinagot ng Panginoon yung katanungan na yun ng mga alagad. Sabi ni Jesus, neither had this man sinned, nor his parents. So, hindi nagkasala, hindi nabulag itong taong ito dahil sa may kasalanan yung bulag or may kasalanan ng kanyang mga magulang. Ano po ang sabi dito? But that the works of God should be made manifest in him. So dito natin makikita, ipinanganak na bulag itong taong ito dahil ang Diyos ay merong mabuting layunin na kung saan sa pamamagitan ng bulag na ito, mahayag naman yung kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo po, may mga pangyayari sa buhay natin na kumisan, hindi natin kaagad naiintindihan yung layunin ng Diyos. Okay? Siguro, nung kapapanganak, habang lumalaki yung bata, hindi maintindihan ng mga magulang, bakit may kapansanan itong batang ito? Subalit, sa bandang huli, ipinakita ng Diyos kung bakit ipinanganak na bulag itong taong ito. Dahil sa pamamagitan ng kanyang kapansanan, mahayag yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen. sa mga kalagayan or karanasan po natin ngayon, sometimes, marami tayong katanungan na, Bakit nga ba ako nagsasuffer? Bakit nga ba yung ibang tao, kahit sila ay naglilingkod sa Panginoon, mm-hmm, ba? Bakit sila naglilingkod naman sa Panginoon? Bakit kailangan nilang maranasan yung mga bagay na yan? At may mga tao din naman na, kaya yan nagkaganyan kasi mga makasalanan yan. Pero,
Meron pong ikalawang kwento, mga kapatid. Ito po yung matatagpuan sa John chapter 11. Ito naman, yung pamilya nito, malapit sa Panginoong Jesus Kristo. Tinutukoy ko po si Martha, si Mary, at saka si Lazarus. They were very close to the Lord. In fact, bumibisita pa ang Panginoon sa tahanan ni Martha, ni Mary, at saka ni Lazarus. Subalit, nagkaroon po ng karamdaman si Lazarus. At nabalitaan ito ng ating Panginoon. Pero hindi siya kaagad tumugon, hindi siya kaagad pumunta doon sa tahanan ni Lazarus at ni Martha at ni Mary para pagalingin niya itong si Lazarus hanggang sa siya po ay namatay. Okay. Napakahirap po, di ba? Ikaw ay mawala ng mahal sa buhay, mamatayan ka ng mahal sa buhay, napakasakit po nun. At alam ko, marami po sa atin, ganun ang kanilang nararamdaman sa mga panahon na ito. Dahil marami po sa mga tao, sa mga kapitbahay, kaibigan, kakilala, ang namamatayan sa mga panahong ito. Subalit, gaya nga po ng sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 11, verse 4. Tinukoy pa po ng Panginoon nung may sakit pa lang si Lazarus. Sabi ng Panginoon, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified." Amen. Kanina, yung ipinanganak na bulag, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil nagkasala yung bulag at saka yung kanyang mga magulang, kundi upang mahayag yung kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon naman, si Lazarus, nagkasakit hanggang sa humantong sa kamatayan, subalit yung layunin ng Diyos kung bakit inalaw niya yung mga pangyayaring yon, sabi rito, sapagkat, "But for the glory of God, that the Son of God might be glorified." Mabigyan ng kaluwalhatian ang si Jesus. Amen. Anak ng Diyos. Yeah. So dito natin makikita, no, in sickness or in death, both of them are opportunities to reveal God's glory. Marahil sa gabing ito, mga kapatid, ano, marami sa atin, katulad namin, no, dumadaan tayo sa mga pagsubok. Pero ang excited kami kung paano mahayag yung kaluwalhatian ng Diyos. Paano mabibigyan ng luwalhati ang Panginoon? Paano mabibigyan parangal ang Diyos sa mga panahong ito? Alam niyo, doon po ako excited eh. Paano kikilos si Lord? Paano niya ipapakilala yung kanyang sarili, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga pagsubok natin sa buhay? Kasi nga po, sufferings reveal God's glory. Nasa dulo ng suffering, ang mahayag yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, this is the greatest opportunity para ang Lord. Kapag may suffering ka, ay, nako, doon naman mahayag yung kapangyarihan ng Diyos. By the way, sa pangalan pa lang po ng Panginoon eh, makikita na natin yung mga pangalan na ibinigay ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Tells us na kung ano yung pangangailangan natin, siya yun. Okay? At merong tugon lagi ang Panginoon sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya nga, sa gabing ito, mga kapatid, your suffering and sorrows and troubles, these are the raw materials out of which you can weave a garment for the glory of God. Excited po ba kayo sa gagawin ng Panginoon? Paano niya iyahayag yung kanyang kaluwalhatian? Halimbawa, may karamdaman, paano kikilos si Lord? Anong gagawin niya? Alam niyo, si Lord, mysteriously, kumikilos siya sa buhay natin eh. Hindi lang natin kumisa nakikita. Kasi nakatingin tayo doon sa spot. Doon sa, I mean, nakatingin tayo doon sa mga negative things na nangyayari sa buhay natin.
rather than nakafocus tayo dun sa gagawin ng Diyos. Siguro sa atin, I personally, pwede ba ako mag-testimony? Sige. Na dumaran po kami sa pagsubok ngayon, hindi po kami mga superman at superwoman na hindi kami naapektuhan. Naapektuhan po kami, especially pag pamilya mo na, mahal mo na sa buhay, alam mo yun, yung ginagalaw mo ng kinakantinang kaaway for us to pull us down para panghinaan kami, mawalan kami ng tiwala, pag-asa. Pero alam nyo, habang nilalabanan mo kung paano ka magtatagumpay sa pagsubok, makikita mo kung paano kumilos ang Panginoon sa buong pamilya namin. Na si Jairus, na na-confine siya sa hospital, na supposed to be, napakahirap maghanap ng gamot, pero God made a way na yung mahal na gamot na para sa sakit niya, sa COVID, ay libre na ma-avail niya at available. At sa ospital, may mga available na oxygen na hindi na kami naghahanap. Ito yung mga favor at pagkilos ng Panginoon na makikita namin, Lord, hindi mo kami iniiwanan. Na sa bawat araw, mararamdaman mo na andiyan ang Panginoon dahil sa bawat pagmamahal ng tao na nararamdaman namin, sa mga anak ko na dati hindi ganun sila ka-close, ngayon nag-i-stand up sila, nagiging responsible sila, hindi na po kami ang kumikilos. Kami pong dalawang mag-asawa, nararamdaman namin na kami inaalagaan kami ng mga anak at namin. At nararamdaman natin na mahal tayo ng Lord. Amen. Nararamdaman namin ang dami nagmamahal sa amin. So, amen, sa panahong ito, damandama mo yung pagmamahal ng Diyos at pagmamahal ng mga kapatiran. Kaya, salamat po. The glory to God. Salamat po. He's using. Salamat po, Panginoon. Kaya, and I raise a hallelujah. Amen. To our God. Amen. Pangalawa, mga kapatid, suffering produce godly character. Amen. Okay. Suffering produce godly character. Balikan ko lang yung sinabi sa book of James. Ano? James chapter 1, verse 2 to 4. Sabi dito, "Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing." So, sa mga pagsubok nating dinadaanan, mga kapatid, kumikilos ang Lord upang patuloy na baguhin niya yung ating mga buhay for the better. No? He's continually transforming us. Yeah. In fact, kapag na panahon po ng mga pagsubok, mas nagiging spiritual tayong mga tao. Kapag kami mga pagsubok, doon natin na iisip na may Diyos na kailangang tawagan. Nagiging prayerful ang mga tao. Nagiging prayerful. Mas nagiging closer ang mga tao sa Diyos kapag may suffering. Minsan, palagay ko kaya ina-allow ni Lord yung suffering kasi nga gusto ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Kaya nga sabi ng Lord, come unto me. No? Come unto me. Lumapit tayo sa Panginoon. And as we come to God, doon natin makikita, mga kapatid, unti-unting binabago ng Diyos ang ating mga buhay. Kapag tayo lumapit sa liwanag, di ba, unti-unti, yung buhay natin, unti-unti, naliliwanagan din. Kaya nga, the more we come to God, the more mararanasan natin yung godly character, yung transformation sa buhay natin. At ito rin ay isang opportunity for us to grow spiritually. Kasi nga, nung panahon na tayo ay sagana, nung panahon na tayo ay walang problema, hayahay ang buhay, parang
parang nakakalimutan natin kuminsan ang Diyos. Pero dahil nga sa mga pagsubok, abay, tinatapik tayo ng Panginoon, pinapaalalahan niya tayo na, hey, ako ang mas kailangan mo, ako ang unahin mo, ako ang pagtuunan mo ng pansin, ako lang ang makakatulong sa iyo. Kaya nga, suffering produce godly characters. In fact, no? Ako personally, ikaw siguro, Mami, can also testify na dahil dito sa pandemic, mas naging prayerful, mas laging nag-aaral ng salita ng Diyos, laging excited sa pagtuturo. Lagi mong hinahanap yung salita ng Diyos for you to be encouraged that God is still in control of everything. Amen. Okay. Pangatlo, mga kapatid, suffering enhance our ministry. Okay? Basahin mga Sister Olive yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4 hanggang 5. Makikita natin dito kung paano inaaliw tayo ng Diyos upang tayo'y maging kaaliwan sa ibang tao. Ito yung assurance ng Panginoon. 2 Corinthians 1, 4 and 5. He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. For the more we suffer for Christ, the more God will shower us with His comfort through Christ. Amen. Amen and amen. Amen. Okay. So the comfort we receive from God is to enable us to impart comfort for others. Nako, sweetheart, parang ganito yan eh. No? Noong hindi pa natin nararanasan na magkaroon ng COVID yung ating mga mahal sa buhay, parang... It's very light for us. Oo, parang hindi mo ganong nararamdaman yung tension, yung pain. Hindi ka nakaka-connect. Parang hindi mo ganong maramdaman. Pero alam nyo ngayon na mahal mo sa buhay, anak mo, ang mga anak mo ang na-infect ng COVID. Alam nyo, daman-dama namin na inaaliw kami ng Lord. Sa gayon, inihahanda siguro tayo ni Lord. Actually, sabi ko nga sa'yo, yung mga pinagdadaanan natin ngayon, Lord, inalaw mo ba to na napagdaanan natin para kung pagdating ng araw, makakonect kami dun sa mga taong bibigyan namin ng kaaliwan dahil sa kaaliwan na natanggap namin galing sa inyo. Nung magte-testimony ulit ako, nung kasagsagan ng nalaman mo, positive in COVID, bilang isang magulang, napakahirap i-handle nito. At nagkaroon ako ng comfort dahil kay Doktora Ellie na dinanas din niya na magkaroon siya ng COVID. So ako, nagbe-vent ako sa kanya, sinasabi ko lahat ng nararamdaman ko, ng fear ko. At siya, sabi niya, sige po, opo, at tita o, yan po talaga ang nararamdaman. Opo, tita o. Napaka-passionate niya na nabakinig sa akin, mag-comfort sa akin. Dahil lahat ng naranasan niya, na comfort na nakuha niya sa Panginoon, yun din yung comfort na binigay niya sa akin. At habang kami nandito sa ganitong kalagayan, meron ding isang pamilya na pastor din na nagkaroon din sila ng COVID na kung saan, Lord, eto na po. Kino-comfort mo naman. Andun lang ako, nag-prevent siya, nagko-comfort ako, opo, opo, ganyan po talaga. Alam mo yun na lahat ng comfort na nakuha ko, ito yung comfort na binibigay ko ngayon sa ibang tao. So parang ano lang yan, pay it forward. Tumanggap ka ng kaaliwan mula sa Diyos, ikaw naman, gamitin mo yung karanasan mo para magbigay kaaliwan sa ibang tao. Kasi nga po, no? Unang-una, si Lord, kapag may mga suffering, handun lagi yung kaaliwan ng Diyos. Inaaliw niya tayo. At isang katotohanan po na we cannot
sympathize with those in sorrow unless we have suffered ourselves. No? Hindi lang daw sympathize eh, kundi empathize. Okay? You empathize with them. And we can't understand the loneliness of others unless we have been lonely ourselves. Kaya nga, makaka-identify ka eh, makaka-connect ka. Kaya nga, siguro, sweetheart, kaya pinarana sa atin ng Panginoon to, kasi nga, inihahanda tayo ng Panginoon dahil marami pang mga pamilya, marami pang mga tao ang dapat na mabigyan ng kaaliwan. Dahil, hindi lang siguro sa COVID, kundi magkaroon ng mga ganitong instances na mga hindi mo inaasahang bagay na mangyayari sa pamilya mo on how to handle it. Okay. So this is another reason kung bakit pinapahintulot ng Diyos yung mga suffering sa ating mga buhay. Kasi inire-ready tayo ng Panginoon to become a blessing to other people. So, alam niyo, nag-iisip tayo ng dahilan eh. Bakit? Bakit Lord? Bakit kami? Bakit yung aking mga anak? Naglilingkod naman kami. Oo. Pero again, nananalangin naman kami. Lord, cover us. Protect us, Lord. Ngayong naranasan namin to. Kapag ka kami po ay magka-counsel, mag-encourage, connect na connect kami kasi we've been there. Empathize. Naranasan namin mismo sa sarili namin. Yung mga pagsubok na pinagdadaanan. Lahat ng pangamba, lahat ng anxiety. Okay. Naiintindihan namin. So, sufferings reveal God's glory. Second, suffering. Ano sa pangalawa? Suffering produce godly character. And pangatlo, sufferings enhance our ministry. Pangapat po, mga kapatid, sufferings strengthen our genuine faith. Okay? Sabi sa 1 Peter 1:7, these trials will show that your faith is genuine. Sabi nga, untested faith is unreliable. Okay? So dito natin makikita, sa panahong ito ng mga pagsubok, sa panahon ng suffering. Okay? Doon mo marirealize kung meron ba akong tunay na pananampalataya sa Diyos? Nananampalataya ba ako sa Panginoon? Buhay ba yung pananampalataya ako sa Diyos? Sabi nito, these trials will show that your faith is genuine. Ika nga, magkakaalaman po, mga kapatid. Sa panahon na may mga pagsubok ka, magkakaalaman kung anong uri ng pananampalataya meron tayo sa Panginoon. Mababaw ba yung pananampalataya natin? O malalim ba yung pananampalataya natin sa Diyos? It is being tested as fire tests and purifies gold. Through your faith, it is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong, through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Kaya nga, mga kapatid, inaalaw ng Panginoon yung mga pagsubok sa gayon, yung pananampalataya natin ay dumaan sa apoy upang ma-validate natin kung hanggang saan yung ating pagtitiwala sa Diyos. Ito yung the moment of truth, ika nga. Ito yung moment na kaya mo bang matulog sa gitna ng suffering? Katulad din po siguro ng mga... Kaya mo bang kumalma? Katulad siguro ng mga estudyante, di ba? Yung mga estudyante, bago ka makapasa at maka-moving up sa susunod na level, may kailangan mo munang ipasa yung test. Ito, exam lang po ng Panginoon to. No? Test lang ng Panginoon sa buhay natin, yung mga suffering natin. Kung pwede na tayo dun sa next level. Pag bumagsak, uulit-ulit. Try ulit. Okay. So help me God. Yun na po ang panalangin natin. So help me God. And last but not the least, mga kapatid, sufferings prepare us
to eternal glory. Okay. May kwento po si Apostol Pablo rito, eh, no? Yung kanyang karanasan sa 2 Corinthians chapter 4. Umpisa na po natin, mula verse 8 hanggang verse 12. Ganito yung sinasabi niya. We are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Through suffering, our bodies continue to share in the death of Jesus so that the life of Jesus may also be seen in our bodies. Yes, we live under constant danger. Diba? Ganyan din ang kalagayan natin, mga kapatid. We live under constant danger of death because we serve Jesus, so that the life of Jesus will be evident in our dying bodies. So we live in the face of death, but this has resulted in eternal life for you. Alam nyo, mga kapatid, there is no crown without the cross. There's no triumph without thorns. Even si Jesus Christ, na ating Panginoong Jesucristo, bago niya na nakamit yung exaltation niya, yung glorification niya, yung ascension niya, yung glorification niya, yung exaltation ng Panginoon, dumaan muna siya doon sa suffering. At hindi lang ang ating Panginoon ang nakaranas yan. Even yung mga alagad ng ating Panginoon, naranasan nilang lahat yung mga suffering. Pero ngayon po, they were being comforted by God in His eternal dwellings. Kaya nga, alam nyo, isang lessons po na natutuhan ko dito sa pandemic na ito, mga kapatid, no? Na-realize ko na ano ba ang talagang mahalaga sa buhay ng isang tao? Kayo po ba na-realize yung kung ano talagang mahalaga sa buhay ng isang tao? Meron po kasi mga tao, no, most people live as though they were never going to die. May mga tao po na akala nila they will live forever dito sa mundong ibabaw na ito, no? At the more po na tayo dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay, doon natin nare-realize, mga kapatid, ano ba talaga mahalaga sa buhay? So ngayong pandemic, ano, lalo na kapag ikaw ay nagkasakit, nare-realize mo ano ba talaga mahalaga sa buhay. Doon mo nare-realize kung gaano kahalaga ang pamilya. Doon mo nare-realize kung gaano kahalaga ang buhay. Doon mo nare-realize kung gaano kahalaga ang pananampalataya. So doon ka nagkakaroon ng realization, no? This takes our yung pandemic na ito, binuksan ng Panginoon ang ating mga kaisipan. Ano ba talaga ang higit na mahalaga? Inaalaw ni Lord itong mga pandemic na ito to make us think and make us more closer to God, no? Sabi nga, the suffering and the sadness that we experience often give us a desire to leave this world and to enter our rest in heaven. Ako, yun ang aking realization po, eh, mga kapatid. The reason why inaalaw ni Lord yung suffering sa sanlibutan ito para huwag kang masyadong ma-inlove sa sanlibutan ito. Kasi, heaven is our home. Tayo po'y transient lamang. Tayo'y nakikiraan lamang. Yung buhay natin sa mundong ibabaw na ito is just a test. It's just a preparation for our eternal
glory. Sabi ni Lord, mga anak, you are not of this world, but you are in the world. Meron akong inihanda a new heaven and a new earth na para sa inyo. Yung paradise na kung saan doon kasama natin si Lord. Kaya, kung babasahin po natin yung, halimbawa sa New Testament, yung mga alagad, yung mga mananampalataya, the early church, walang halaga sa kanila yung kamatayan. Walang halaga sa kanila yung kahirapan nilang pinagdadaanan. Dahil sila'y laging nakatingin doon sa eternal glory na ipinangako ng Panginoon na kung saan, no more tears, no more pain, no more sickness. Dahil nasa presensya ka na ng ating Panginoong Jesus Cristo. Nasa presensya ka na ng Panginoon Diyos. Kaya nga, sa gabing ito mga kapatid, as we ponder upon the Word of God, no? Isipin natin ano yung mga magagandang dahilan. Marami pa pong dahilan eh. Pero ilan lang po ito sa mga napili namin na dahilan kung bakit inaallow ni Lord itong mga suffering na ito sa buhay natin. There is always the brighter side of suffering. I tell you, yun ang hanapin natin. Ano yung mabuting layunin ng Diyos? Kung bakit inaallow niya yung mga suffering sa ating mga buhay? Huwag ka nang mag-dwell doon sa negative. Marami ng mga tao, yun na ang pinagtutuunan ng pansin. Tayo bilang mga mananampalataya, ang isipin natin, ano yung mabuting layunin? Ano yung mabuting dahilan ng Diyos? Why He allowed these things to happen? Siguro, pag ito yung pinagtuunan natin ng pansin, mawawala lahat ng fear mo, ng anxiety mo, dahil ang hahanapin mo kung paano kumilos ang Panginoon eh. Ang hahanapin mo yung rason. At pag nakita mo yung rason, magbibigay ka ng kaluwalhatian sa Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay magkaroon ng malalim ng pananampalataya sa Panginoon. Sabi nga, fighting! Okay. Fighting lang po. Laban lang po tayo sa gitna ng mga pagsubok sa buhay natin. At the end, yung kaluwalhatian po ng Panginoon ang matutunghaya natin. Mapaparangalan natin ng Panginoon na, Lord, salamat po. Pinaranas mo sa amin ang suffering na to for us to learn from you. For us to build our character. For us to enhance our ministry. At makita namin yung glory. Magkaroon kami ng, makita namin yung eternal glory na nakalaan para sa bawat isa. Amen. So, sa gabing ito, mga kapatid, dadako na po tayo sa ating sama-samang panalangin. And in-encourage po namin kayo na you join with us. Makiisa po kayo sa panalangin ito at tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Marami po tayo mga prayer requests na dapat nating ipanalangin. So, Sister Olive. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito na pinaliwanag po sa amin na kami pong lahat ang realidad ng suffering, Lord. Pero yung tamang perspective po namin sa suffering, ito po yung magkakaroon kami ng right response, Lord. Nawa, sa bawat suffering na pinagdadaanan namin, Panginoon, makita namin yung layunin mo, Diyos. Bigyan mo kami ng katatagan ng loob, Panginoon, upang tagumpayan namin ang bawat inalaw mo na pagdurusa o suffering sa bawat isa sa amin. At asahan mo, Panginoon, dalangin namin, manatili kaming tapat, Panginoon, sa iyo. Manatili kaming loyal sa iyo, Panginoon. Manatili kaming naniniwala at nananampalataya na ikaw ang Diyos na kasama namin in every step of the way, Lord God. Marami pong salamat sa bawat pagsubok na iyong ibinigay sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At sa gabi nito, O Diyos, nais po namin idulog sa inyo ang aming mga mahal sa buhay na may mga karamdaman. Amen. Unang-una, Panginoon, dinadalangin po namin si Dr. Jairus Policarpio, Panginoon. Salamat po
sa iyong biyaya sa kanyang buhay. Salamat po sa kalakasang ipinagkakaloob mo sa kanya. Dalangin po namin, patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, bigyan mo siya ng panibagong pananaw. At alam ko, Panginoon, kumikilos ka sa kanyang buhay. Tinatransform mo siya, Panginoon, dahil darating yung araw, magiging daluyan siya pa ng mga pagpapala mo sa marami pang mga taong may karamdaman. Kaya nga, Panginoon, pagpalain mo po. Bigyan ng kagalingan, kalakasan si Dr. Jairus. Ganun din si Pauline, bless. Dinadalangin po namin na patuloy mo rin po siyang pagalingin. Bigyan mo siya ng kalakasan, ang gagaling sa iyo. Pinagkakatiwala namin siya sa iyo, Panginoon. Lord, tunay nga po, wala pong imposible sa inyo. And we claim, you will going to bless her, Lord, with strength, with renewed strength that comes from you, Father. Ganun din kay Paula, ingatan mo po siya na nag-aalaga kay Pauline. Gabayan mo po ang aming anak na ito. Dinadalangin na rin po namin, Panginoon, si Lola Sitang, na mayroon din siyang karamdaman, Panginoon. Dinudulog namin siya sa inyo sa mga oras na ito. At patuloy po namin idinadalangin na tagpuin mo po ang kanyang mga pangangailangan. Maranasan pa niya ang iyong mayamang biyaya sa kanyang buhay. Dinadalangin na rin namin si Kanet, panganiban, sa kanyang nalalapit na angioplasty procedure, Lord. God, sa iyo namin pinagkakatiwala sa iyo si Kanet, O Lord. Alam ko, Panginoon, iko-comfort mo siya, bibigyan mo siya ng lakas ng loob na nanggagaling sa inyo. At nawa maging favorable yung resulta ng kanyang angioplasty procedure, Panginoon. Sa iyo po namin siya ipinagkakatiwala. Dinadalangin po namin maging si... Dalangin po namin si Marjorie Lanusa, na anak ni Melody Lanusa, Panginoon, na ngayon ay nilalagnat, O Diyos, sa mga sandaling ito, Panginoon. Dinadalangin namin ang batang ito na hipuin mo ang kanyang buong katawan, Panginoon, upang ang mapadaloy mo ang kagalingan, O Diyos, sa kanyang katawan. Sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord. Sa pangalan ni Jesus. At dalangin din namin, Panginoon, yung anak ni Brother Rolando Mora, na kung saan yung anak niya na ay hindi pa nakakapagsalita. Oh, God. Yes. In the name of Jesus, Lord God. Patunay, show your glory, Lord. Lord, ikaw po, Panginoon, ang gumawa ng himala, Panginoon. Yes, oh God. Sa batang ito. We believe, Lord, that there is nothing impossible. May mga mensahe ka sa bawat isa sa amin kung na para sa kagalingan ng batang ito, O Lord God, hipuin mo po ang batang ito at maramdaman namin, makita namin ang iyong kalwalhatian na para sa kagalingan ng batang ito. Asahan mo, ikaw ang aming luluwalhatiin, O Diyos. Dinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, si Brando Cabiag. Alam namin, Panginoon, na patuloy po siyang nasa recovering stage ng kanyang pagkakasakit. Kaya nga, Panginoon, patuloy niyo pong ibuhos ang iyong mayamang biyaya sa kanya. Especially kung nangangailangan siya ng mga oxygen o anumang kailangan niya, Panginoon, i-provide mo ang lahat ng kanyang pangangailangan. I-extend mo pa ang kanyang buhay, Panginoon. At nawa, Panginoon, maging buhay na patotoo siya sa iyong kaluwalhatian, O God. Dinadalangin din namin sa iyo si Myla, yung kanyang ubo, si Angelo, Panginoon, maging si Brother June, ang buong Tobera family, Lord. Idinudulog namin sa inyo ang aming mga kapatiran na ito, Panginoon. Alam din namin, Lord, na gumagawa rin ang kaaway upang sila'y hadlangan, Panginoon. Kaya nga sa pangalan ni Jesus, Lord, we are interceding on their behalf, Lord, sa buong Tobera family. Maghari ka, Panginoon, sa kanilang buong pamilya, O God. Dinadalangin din namin sa inyo, Panginoon, si Jesusa, sa kanyang nalalapit na
procedure sa kanyang puso, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong patuloy na provision, protection, guidance, favor. Lord, ihanda mo po ang aming kapatid na ito. Alam namin, ma-overcome din namin itong problemang ito, Lord. Ikaw ang magpapala doon sa mga doktor na titingin sa kanila, Panginoon. You bless them, Father God, in Jesus' name, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po namin dinadalangin yung patuloy mong pagprotekta sa buong pamilya namin, O Diyos, na tumadaan po kami sa ganitong pagsubok. Palakasin mo po yung immune system namin, Panginoon, upang ma-overcome namin ang lahat ng ito. Patatagin mo po ang aming pananampalataya, Panginoon, at mapitak namin lagi kung paano kakikilos sa buhay namin. At dinadalangin namin, Panginoon, lahat ng mga may sakit ngayon sa bawat ospital, O Lord God. Yes, nakikita mo, Panginoon, ang kakulangan sa ospital, ang kakulangan ng supplies, ang kakulangan ng mga doktor, mga nurses, dahil pati sila, Panginoon, ay na-i-infect na ng virus. O Panginoon, kumilos ka, Panginoon. You intervene na po, Panginoon. Patuloy kami humingi ng grasya mo, ng awa mo, ng kapatawaran mo, Panginoon, sa lahat ng nangyayari ito. Let your healing power in the name of Jesus, in the name of Amen. Jesus, be each one of them, Lord God. At sa bawat doktor, Panginoon, pangalagaan mo po sila, Lord. Bigyan mo sila ng enough strength, Panginoon. Oh, yes. Upang magpatuloy na lumaban, Panginoon, oh, para sa kagalingan ng bawat tao. Pagpalain mo po ang bawat buhay nila, ang bawat pamilya nila na nagsasakripisyo para sa battle na ito, Panginoon. Sa lahat ng frontliners, Lord God, ikaw ang magpala sa kanilang lahat, Lord God. Reward them, Lord, sa lahat ng sakripisyo na pinagkakaloob nila sa bawat yes, mamamayan, Panginoon. Marami pong salamat Amen. Sa buhay nila. Dinadalangin din namin sa inyo ang aming mga kaibigan, kapatid na manggagawa, sila Pastor Bobot, Lord. Amen, Lord. Idinudulog namin Jesus, sila sa inyo mula kay Pastor Bobot, si Claire, si AJ, si Aya, si Lolo, Panginoon. Oh, Lord, continue to uphold them, O God. Si Lolo, Lord. Ingatan niyo po sila, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan at naway dumaloy ang iyong kagalingan sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Sa iyo po namin sila ay pinagkakatiwala. Ay, kaluwalhatian sa mga bagay na nangyayari ito sa buhay nila, Lord God. Provide them, Lord God, lahat ng pangangailangan nila. Siya nga po, Panginoon. During this moment, may your favor be upon them, Lord. Yes, O God. Let your healing power, Lord yes. God, be upon their lives. Panginoon, alam po sa gabing ito, nakasama namin sa devotions na ito, meron silang mga kamag-anak, meron silang mga kaibigan, kapitbahay na may mga karamdaman, Lord, sa pamamagitan ng panalangin ito. Abutin mo rin, O Diyos, yung mga kapitbahay, mga kaibigan, kakilala, kamag-anak na may mga karamdaman, O God. Lord, alam namin, hindi maiksi ang iyong kamay para maabot mo sila, Panginoon. Kaya nga po, O Diyos, i-extend mo ang iyong grasya sa buhay ng mga kapatiran naming kasamang nananalangin. Dinggin mo ang kanilang mga dalangin, O God. Abutin mo yung mga taong ipinapanalangin nila sa oras na ito. Lord, salamat po, O God. Salamat po. Hallelujah. Hallelujah. At sa gabing ito, Panginoon, nais namin idalangin ang lahat ng mga nagtatrabaho. Amen, Lord. Ayon po sa pag-aaral, karaniwan ng mga nagkakasakit sa panahong ito, yung mga lumalabas, pumapasok sa kanilang mga tanggapan, at yung mga unvaccinated pa, Panginoon. Father, right now, dalangin ko po lahat ng mga nagtatrabaho na pumapasok sa mga opisina, sa mga tanggapan nila, Lord. Ingatan niyo po sila, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, at nawa, Panginoon, continue to cover them with your presence, O God. Nawa, O Diyos, ilayo mo sila sa anumang karamdaman, sa anumang kapahamakan. At doon po sa mga unvaccinated pa na
na hindi pa nababakunahan, Lord, bigyan mo po sila ng peace of mind, bigyan mo sila ng conviction, O Lord. Kayo po ang magbigay sa kanila ng wisdom and guidance sa mga desisyon nila, O Diyos. Kaya nga po, Panginoon, sa iyo namin sila ipinagkakatiwala, dinudulog sa mga oras na ito. Lord, idinadalangin din namin sa iyo, hindi lang yung mga manggagawa, Panginoon, dito sa bansa namin, even yung mga kaibigan namin, kamag-anak namin, na nasa ibang bansa, Lord, continue to bless them, Lord. Alam namin, Panginoon, ginagamit mo rin sila na daluyan ng iyong pagpapala, O God, sa bansang ito, Panginoon, at sa mga nangangailangan ng mga kababayan namin. Kaya nga, pagpalain mo po yung mga nagtatrabaho at na nag-migrate sa ibang bansa, Panginoon. Bless them and keep them, O Lord. Ikaw po ang magpala sa kanila, O God, sa mga kapatiran namin sa iba't ibang dako ng mundo, O God. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At patuloy naming itinutulog sa iyo, O Diyos, ang nalalapit na eleksyon namin sa bansa namin, Panginoon. Patuloy kang kumilos. Patuloy kang magbigay ng conviction sa at magbigay sa amin ng right wisdom, Lord God, at conviction kung sino po ang tamang tao na ihahalal namin, Panginoon. Lord, nawa sa kapanahunang ito, Lord, na nagkakaroon ng ganitong pandemic, magpakahayag ka kung sino ang mga taong totoong nagmamalasakit sa bawat tao, Panginoon. Nawa, sila po ang ma-elect, Panginoon. Sila po ang maupo sa tamang lugar, Panginoon. Dalangin namin na tulungan mo kami na iluklong namin ang tamang tao na magagamit mo, Panginoon, para sa buong bayan namin, O Diyos. Dinadalangin na rin namin sa iyo, Panginoon, ang aming buong bansa. Ilayo mo kami sa mga mabibigat pa na mga pagsubok. Amen. Sa mga kalamidad, sa mga natural disaster, Lord. Continue to uphold these nations, O God. Alam namin ang bansang ito ay iyong pinili. Bansang hinirang, O God. O bayang hinirang, O Lord. Kaya nga, Panginoon, dalangin ko po, patuloy pong ang mga Pilipino ay magbalik loob sa inyo. Patuloy na mga Pilipino ay sa iyo magtiwala at kilalanin kanila bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang tagapagligtas. Kilalanin kanila bilang hari ng mga hari, Amen. Panginoon ng mga Amen. Panginoon. Kaya nga, O Diyos, sa gabing ito, kahabagan mo po ang aming bayan, ang aming bansa. Have mercy on this nation and heal this land, Lord. Amen. Heal our people, O God. Yan po yung aming dalangin sa iyo, O God. Salamat. Kaya nga sa gabing ito, Panginoon, umaasa kami na sinamahan mo kami sa panalangin ito, dininig mo ang aming mga panalangin, at ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming mga dalangin. Salamat. Patuloy niyo po kaming ingatan. Patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon. Patuloy naman naming maranasan ang inyong banal na presensya sa buhay ng bawat isa at sa bawat tahanan na kasama namin sa gabing ito. Dalangin ko maghari po kayo. Ang iyong kalooban ang siyang mangyari sa buhay ng bawat isa. Kung anong kalooban mo sa langit, Amen. Ang siyang maganap sa lupa. Kaya nga, Panginoon, maghari ka sa tahanan at sa buhay ng bawat isa. Sa gabi ito, maingat po namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng luwalhati at karangalan. Ikaw lamang po ang nararapat na matanghal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. 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 Magandang gabi po. We are encouraging po ang bawat isa na mag-post po kayo ng prayer request nyo para po maisama po natin sa ating mga panalangin. So asahan po natin, bukas mananalangin po muli tayo, idudulog natin sa Panginoon. So, ipagpaumanhin po ninyo yung mga hindi po namin nabanggit na prayer request dahil hindi namin nababasa. So bukas we will try our best na ma-mention po yung inyong mga prayer request. So God bless you po. At gusto mo bang hindi po namin mabati.
O ayaw mag-load po mga kapatid eh. Yung mga pangalan nyo ayaw mag-load. Mali. Ayun. Okay. Okay, maraming maraming salamat po sa pag-join nyo sa amin. Nawa po ay bukas makasama po muli namin Kuya Jerry and family, Ate Joanne, Sister Melody Lenusa at ang buong pamilya. Brother Buzz Israel at buong niyang pamilya, Brother Rolando Mora Jr., Sister Myla Tubera, have faith until the end. Sabi ni Sister Mala. Sister Feli Aquino, Sir Sean Bangwengferer, Ate Evelyn Gamboa, Kuya Obet, Karika Castillo, patuloy ang kagalingan ni Inang Sitan at yung provision niya para sa dugo na kailangan nyo. Maylene Constantino Villa Panya, hello dyan sa mga tagahagunoy sa Inang Pune. Hello po. Kuya Bobby Gonzalez and Ate Percy. Rodora po. Grace Rimas. Hello po. Mabel Makadangdang, Sister Glenda Martin, Sister Josepa Kulanay, Sister Annalyn Flores, Tito Ben and Tita Judy, salamat po. Sister Rochelle Ocampo. May Ann Lanusa. Hello. Sister Violeta Tribucio, Trivino Bortucio, Nerissa Ducal and Brother Juna Ducal, maraming salamat. Sister Marivic Beria Senor. Reina Jane Centeno. Hello. Rochelle Mendoza Ocampo. Jocelyn Ortiz. Yes. Mary Jane Deguia. Arlene Uson, maraming salamat Arlene Uson. Kabet del Rosario and Kabolong, hello po. And Benedict and Shane, hello. Dixie Ann, hello. May Ann Lanusa, natapos na ba? Yeah. Sister Emma Gonzalez, hello. Sister Emma and Brother Valentino Lopez at mga De La Cruz family dyan. Nanay Lagreen, PJ Flores sa Palawan. PJ, God hello, bless you. Hello, welcome PJ. Ka-Edit, Ligia. Joselito, Ferrer, hello. Jairus, Doc Jairus. Pagaling ka, Jai. Baby Junas Tenor, Tisha Ople. Hello, Baby Kino. Ate Tess, Jonah, Clara. Hello sa inyo dyan. Jubes Lopez, Augusto Banganan. May Ann Lamueta, Edita, Ka-Edit Ligia, Ulysses De Los Santos. Brother Yul! Pauline! Hello, Pauline! Na-miss ka namin, Pauline. Juliet Cabang, Brother Rex Agusti, Vincent Santa Ana, welcome po sa inyo dyan. Amelie Facal, Nanay Lagring Magat, Sharon Alcantara, Pastor Gilbert, Nanay Esther, and Tatay Cesar, hello po. Patuloy po nyo kami ipanalangin. Hello, Faith, Rojas, God bless. Pastor Moses Gamata. Erlinda Cruz. Erlinda Jenny Reyes. Hello, Ma'am Jenny. Dayanara Sibayan. Risa Poseido. Karen Licudo. Tatay Edmundo Kulanay. Sol Lopez. Jenny Aroni. Sister Jonah and Brother Sean. Patricia Palitog, hello, Monique Palitayan, Michelle Kay. God bless you sa iyong... Paul, hello, and Johan and Mateo, hello. Brother Aldrin, God bless you kapatid. Sister Josette and Painado, Ate Joanne Galang. Nanay, Brother Ahmed Kapuyan and Mami Getty. Nanay Shoning, Poseido. Sister Wilma Tamiing. Cyrene and Will Marlene, Maurita Alcaraz at kay Arnel, Maylin Constantino, Edna, Tatay, Nanay Lolita and Tatay Adore, hello po. Dapat magkakasunod. Hello Ate Che, ang aming Ate Che. Salamat Ate Che sa for your encouragement na binibigay mo. And Doktora Ellie, salamat po sa pag-monitor mo kay Pauline. And Mami Cecilia, hello po. Sister Carm, salamat sa ayuda. And Jester. At sa lahat po ng nanonood sa ating YouTube channel. Nawa po ay pagpalain po tayo ng Panginoon. Don't forget to share, like, follow. Nawa,
Ingatan po tayo ng Panginoon. God bless everyone and good night. God willing, see you tomorrow. God bless po. Sa lilang sikap po kami.